Nagsimula na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkikait naman sa mga dayuhang investors na mamuhuna na sa Pilipinas. Iyan po'y ginawa ng Pangulo matapos sa pangunahan ang pagpapatunog sa bell ng closing trading sa New York Stock Exchange sa Estados Unidos. Ang report na yan, ihahatid ni Alan Francisco. Alan! Aljo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa closing bell ng New York Stock Exchange dito sa Estados Unidos ngayong araw. Sinyalis ito, Aljo, na pagkatapos ng trading sa New York Stock Exchange ngayong araw. Ginawa ito ng Pangulo sa kanyang ikalawang araw ng pagbisita rito sa Amerika. Inilarawan niya engagement niya rito bilang invaluable opportunity o mahalagang oportunidad para ibahagi sa mga business leader kung paanong ang Pilipinas ay nagisikap upang magbukas ng ekonomiya at papabilis ang pag-recover mula sa pandemic. Aniya, ang pagtaas ng scope ng mutually beneficial investment ay nangangahulugan ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino na magre-resulta sa mas dekalidad na buhay. Inisa-isa, Aljo, ni Marcos sa mga batas na nagpaganda sa ekonomiya. Kabilang dito ang pagpapababa sa corporate income tax rates at ang pag-rationalize ng fiscal incentives at ang pagbabawas ng minimum paid-up capital requirements para sa mga foreign retailers at startups. Kasama na rin dyan ang full foreign ownership ng mga kumpanyang nagbibigay ng public services. Sabi, Aljo, ng Pangulo, plano niyang magpatupad ang mga patakaram magataguyod ng food security, pagbawas sa energy, transportasyon at logistics cost, kasama na rin ang pagpapatibay ng social protection at pag-enhance ng quality education at kakayahan ng mga manggagawa. Dagdag ni President Marcos, ang resiliency ng ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala rin sa ibang bansa. The Philippines has maintained its investment-grade credit ratings throughout the pandemic amid the wave of rating downgrades globally. As we look forward to achieving upper middle income status, we are also gearing up for A territory credit ratings in the medium term. On the external front, we have sufficient buffers against external shocks. Supported by steady inflows of overseas Filipino remittances, receipts from business processing outsourcing, and foreign direct investment, our gross international reserves stood at $99 billion as of end August, equivalent to 8.3 months of import cover. This remains more than sufficient to cover the economy's foreign exchange needs. Aljo, binigyang diin din ng punong ekotibo ang matagal nang samahan ng Pilipinas at Estados Unidos. At yan ang latest mula rito sa New York sa USA, Alan Francisco para sa Bayan. Aljo. Maraming salamat na Alan Francisco.